Start mo at saka nagkakilala tayo sa vlog industry at alam ko dapat kang tulungan at deserve mong tulungan kita dahil alam ko yung pinagdaanan mo mula bata ka hanggang sa paglaki. Ngayon para tayong magkapatid at alam ko hindi mo mundo ang pageant industry. Alam kong in-embrace mo rin yung mga advices ko. Alam ko meron tayong mga misunderstanding. Hinawak ko lang talaga yung napag-usapan natin sa hirap sa ginhawa, hindi tayo masisira. Kahit papano, naniwala ako sa galing mo at husay mo, pinagtiyagaan mo rin. Pinagtrabahuan mo itong pageant na to. Ngayon, papunta ka na sa international stage. Sobrang proud ako. At kaabang-abang itong October 26 dahil pinakamalaking 3D billboard along EDSA Boni, Herlyn Nicole Budol ay makikita mo po. So, proud po ako sa iyo na huwag kang magbabago, ipagpatuloy mo kung ano na pagsimulan mo, kung ano yung very raw na Herlyn Nicole Budol nang nakilala ng madla, ganun din ang gawin natin. Pagbubutihan natin. At gusto ko rin po manawagan, maghahanap pa rin po kami ng interpreter for daily activities ni Herlyn. Baka meron gusto mag-apply. Ay, pwede po. Baka naman, pwede naman po. Bali, gusto ko lang i-share, since marami namang media dito, gusto ko lang i-share sa Coronation Night, ang speech coach niya nung lumaban siya ng Binibining Pilipinas, si Herlyn, ay si Ryan Soto. Siya rin po yung sa Coronation Night ang magiging interpreter po niya. However, I badly need po ng for daily activities na pwedeng samahan siya. Baka ikaw na yun, Miss Stacy. Good compensation po sa ito po lahat. And of course, syempre gusto ko rin muna mag-thank you sa Binibining Pilipinas for embracing us dahil kahit first run-up si Herlyn, I really need talaga na bumulusok na yung career ni Herlyn. So what I did is, naghanap ako ng international pageant. At gusto ko i-shoutout ang co-national director ko, si Shandy Monte Carlo. Madam, can you come here? So, lingit sa kaalaman lang po, gusto ko lang i-share sa inyo. Actually, marami kami international pageant na hinanap for her team. So, unfortunately, nakita ko yung mga contest ay mga 40 candidates, 60 candidates. Si Miss Shandy po, isa sa mga hero ko. Actually, si Miss Shandy po ang nag-ano sa akin na, Madam, ito meron ako dito na Miss Planet International at 70 to 80 candidates. Sabi ko, gusto ko yan. Bakla, gusto ko yan. Kasi Binibining Pilipinas, 40 candidates, linaban ni Herlyn, not bad at all na nakarating siya ng first runner-up. At sobrang malaking karangalan sa team ko, lalo na sa kagandahang Flores, headed by Direk Rogil, na tinutulungan din po ako mula day 1 hanggang sa Coronation Night na nandyan lang kay Herlyn at Pasarela at speech coach kay Ryan Soto. Shoutout pala sa Pasarela trainer niya, si Tita G, si Mami G. Thank you so much, Mami G. Baka napapanood mo tong video na to. Gusto ko mag-thank you sa'yo dahil na-transform natin mula, napili si Herlyn mula na sa screening, nakita natin parang bumili lang siya ng toyo sa kanto nung napili siya. Pero nakipag-bardagulan at nakipaghampasan siya ng kanyang balakang during Coronation Night. Sobrang kong proud. At abangan nyo yung international pageant po niya dahil another transformation at panibagong pasabog at magmamarka tayo sa ating planeta. Ayun, Miss Shandy, can you say something po? Opo. I'm fresh and single. Oh, honestly, question. Ayun, so, napili po namin si Miss Herlyn kasi sobrang napakaganda po ng kwento niya. Actually,
yung may-ari po ng Miss Planet at si Nation is my friend. Ako po yung pinakauna-unang director ng Miss Planet International. They invited me to visit Cambodia. So, ginanap po yung pageant sa Cambodia. And then, ito po yung first na pageant na yung hari mismo ng Cambodia nanood ng pageant. So, that time, bawal yung mga swimsuit, bawal yung nakikita yung mga boobs, bawal nakikita yung mga legs, ganyan-ganyan. So, lahat po ng competition from, lahat ng segment from production number to gown, dapat hindi nakikita yung legs. Napaka-conservative po yung pageant. Okay? So sabi ko parang hindi yata bagay kay Herlene yung pageant. So ngayon, ang challenge natin ngayon kung paano natin siya may papabagay dun sa pageant. So, ayun, sobrang maganda po yung team ni Sir Wilbert. Sobrang maganda po yung planning nila from day one hanggang... Kasi medyo mahirap talaga kung paano namin gusto ko matatransform si Herlene na napaka-fresh and virgin. Diba, meron na tayong mama, meron na tayong Mama Mary, so ang susunodin natin na lang kung sino. Okay? So, antayin na lang natin kung paano gagawin ng team ni Herlene yung transformation niya. And of course, ayun. Yes po, gusto ko mag-thank you sa Binibining Pilipinas dahil sila po nag-approve sa amin na para payagan po kami na ilaban si Herlene sa international. On behalf of Team Ka-Freshness, Team Hipon, Team Kasquami, Kabudol, at mga ka-Hiponatics, mga ka-Inuts, thank you po sa BPCI headed by Madam Estela Araneta. Dahil yung pag-allow pa lang sa amin na lumaban kami ng international pageant ay malaking bagay na po para sa pagtulong natin po kay Herlene at mas mamahalin po natin lahat dahil si Herlene po ay isang ehemplo na nagbibigay ng magandang inspirasyon ngayon sa kabataan. So, Herlene, keep it up and we are so proud of you and lahat kami nandito para sa iyo. Ilaban mo, pilitin mo uwiin ang unang corona sa Miss Planet dahil I think ang first Miss Planet South Africa po yung first na nanalo. So, wala pang Asia. Pero sa Pilipinas pa may nauwi tayo. Meron nauwi, second runner-up. So far. Ayun, challenge ko ulit kay Herlene yan kasi actually si Herlene gusto ko lang share sa inyo lahat. During pageant ng Binibining Pilipinas, nagkaroon kami ng sagutan, nagpa-pressure yung bata. Despite sa marami siyang pinagdadala, marami siyang luggage na dinadalang problem, sabi ko sa kanya, bakla, pag hawak mo ng mic, abangan mo, inaabang ka ng mga tao, pagkakamali mo. So, pagputihan mo, yun yung naging motivation ni Herlene na sige, ilabang ko. Kasi sabi ko, uulanan siya ng basher. Kaya pinagbutihan niya, ayun yung transformasyon na inspirasyon na binigay niya. Inulan ka ng maraming inspirasyon ng mga tao na nagmamahal sa iyo. So, congrats. And sa BPCI, thank you so much. And sa mga press na nagsusuporta at nagbibigay ng pag mamahal para kay Herlene. Maraming salamat po. Thank you. Ayan. Thank you so much. Pwede pa ako mag-shoutout po. Actually, nagnagano pa rin pa kami. Naghahanap pa kami ng yellow vaccine. Actually, buong entourage ng Philippines, abot kami ng mga 50. Actually, hindi ako magpapatira. Kailangan more than 50 ang magkakao ng Pilipinas. So, need namin ng yellow vaccine, nananawagan po kami, baka pwede niyo kami matulungan. Ako kasi nakapag-vaccine na po kami sa South Africa. 9 na kami nakapag-yellow vaccine nung South Africa. So, ang representative natin, wala pang vaccine, baka wala tayong laban. Pero, sana ma-help po, paging po sa DOH or sa Bureau of Quarantine, baka makapag-help, or sa BPCI. Sana matulungan mo po ang Team Hipon para sa laban niya sa Miss Planet International. Maraming salamat po. Ay, nakachat po. Ayun. Lastly, syempre kay Direk Rogel. Direk, thank you so much dahil, ngayon, na-mention ko from day one, itatawag din yan si Direk. Okay. From day one, nag-coronation night ng Binibini. At ngayon naman, from day one, from November 3, mabiyahe kami sa Kampala, Uganda. Nandyan siya para supportahan si Herlene. At abangan natin kung may voting, sama-sama tayo lahat, kailangan kuyugin natin, kailangan si Herlene manalo. Thank you so much guys. Thank you po.